to our YouTube channel. Ayan guys. Kasi nahihirapan ako mag-upo. May batang ka mag-upo. Anong gusto mo? Mag-sandal. Mm-mm. O sige, sandal kay mama. Okay. Hirapan daw po guys si baby ko mag-upo. Kaya mag-sandal daw. Isang anak ay merong dalawang anak. Ay may anak ay may isang lalaki ay isang at isang babae. Okay. Kasi mama na. Mahal ng ina ang magkapatid dahil ang mga ito ang tanging naiwang alaala ng asawa, maagang na mayapa. Masikap ang ina. Ang tanging hangad nito ay mapalaking maayos ang mga anak. Kung ano ang mayroon tayo ay ipagpasalamat natin sa dakilang lumikha, pangaral ng babae sa dalawang teenager. Ang lahat ng ipinibigay niya sa atin ay may dahilan. Maging ang maagang pagkawala ng iyong ama ay kasama sa mga plano ng Diyos sa atin. Ligid sa dalawang bata ay mayroon silang napakalaking pagkakaiba. Ang lalaki ay sobra ang kisig, matangos ang ilong nito, may kabilugan, subalit parang nangungusap ang kislap ng mga mata. Maitim ang buhok nito at tila kakulay ng gabi. Manipis ang mga labi. Ang pisngi ay namumula-mula at makinis. Ang babae naman ay napaka-ordinaryo ng itsura. Medyo kulot ang itim ng buhok, kayumanggi, sunog ang kulay ng balat. Ay, ito kulot. Tapos maitim siya, no? Kayumanggi, sunog ng balat. May pagkapango ang hugis ng ilong na tila itinumpok sa gitna ng mukha. Lawlaw ang mga pisngi, may kakapalan din ang labi. Hindi alam ng dalawang bata kung ano ang mga itsura nila, kaya normal lang ang takbo ng kanilang buhay. Yung kanya-kanya sila, no? Yung lalaki maputi, no? Makinis. Yung babae naman makulot, maitim, no? Isang araw ay may nagbigay ng salamin sa ina ng mga bata. Itinago ito ng ina para hindi makuha ng mga anak. Minsan, umalis ang ina ay inabot ito ng malakas ng ulan sa bayan. Hindi ito nakauwi agad dahil walang dalang payong. Inabot ng gabi ang babae at hindi na nakauwi. Magdabagalos na hindi nakatulog ang magkapatid. Naalala nila ang ina. Malakas ang ulan at alam nilang napakalayong nakarin ang bahay nila mula sa bayan. Nagkasya na lang silang aliwin ang mga sarili habang hinihintay ang ina. Inaasahan nilang darating ito sa umagang iyon. Hindi sinasadya nakita ng dalawa ang kahon na kinalagyan ng salamin. Kapwa balot ng curiosidad na kinuha nila ang kahon. Binuksan nila iyon. Nagulat sila ng malantad sa kanila ang salamin. Lalo silang nagulat ng makita ang kanilang mga sarili doon. Kinuha ng lalaki ang salamin sa kahon. Itinapat iyon sa mukha. Humanga ito nang makita ang reflection. Maging siya ay naging tagahanga ng sariling kakisigan. Akalain mo, napakagandang lalaki ko pala. Ang bulalas ng batang lalaki. Matangos ang aking ilong, maganda ang hugis ng aking mga labi, makinis ang aking kutis. Tumingin ang batang lalaki sa kapatid. Napangiti ito pagkatapos saka muling tinitingnan ang sarili sa salamin. Napakaswerte ko at hindi kita kamukha. Kung nagkataon ay baka ni hindi ko tingnan ang sarili ko, ang sabi pa sa inabot na kapatid ang salamin. Sumama ang loob ng batang babae. Gayunman ay kinuha niya ang salamin para matingnan mabuti ang anyo. Napaiyak siya dahil kung ikukumpara sa kapatid ay napakapangit niya. Naku, napakapangit ng batang babae daw. Noon ay
Noon sa darating ang kanilang ina, patakbo ito sinalubong ng batang babae. Umiiyak na nagsumbong ang bata. Niyakap ng ina ang anak. Hinalikan, kasama ang batang babae ay pumasok sila sa bahay. Tinawag ng ina ang batang lalaki. Tulad ng ginawa ng anak na babae ay hinagkan at niyakap niya din niya ito. Hawak ng tig isang kamay ng mga anak. Nakaupo. Naupo siya sa nasa magkatabing tagiliran ang magkapatid. Mga anak, gusto kong malaman ninyo na kahit ano pa ang inyong anyo ay kapwa ko kayo mahal. Hindi magbabago ng itsura ninyo kung gaano ko kayo kamahal. Gusto ko rin sanang hilingin sa inyo na mula ngayon ay tingnan ninyo ang sarili sa salamin araw-araw, anang ina. Napatingin ang dalawa sa babae. Ikaw anak, anang ina sa babaeng lalaki, sa batang lalaki. Gusto kong tingnan mo ang sarili sa salamin para makita mo ang ibinigay na biyaya ng kakisigan sa iyo. Hindi para magmalaki ka, hindi para magmayabang. Gusto kong tingnan mo ang sarili para hindi mo malimutang gumawa ng magandang bagay tulad ng iyong mukha. Binalingan ng ina ang batang babae at ikaw anak, ibig kong tingnan mo ang sarili sa salamin araw-araw para maalala mo ang kawalan mo ng pisikal na ganda ay maaring palitan ng mabuting kalooban at mabuting ugali. Mula noon, hindi tiningnan ng magkapatid ang kanilang mga sarili sa salamin dahil sa kanilang anyo. Tinitingnan nila ang sarili para makita ang mga bagay na ipinaalala ng ina. Ayun ang kwento. Ang tunay na pagkatao ay hindi nakikita sa panlabas na anyo at ganda. Opo. No, kasi yung babae, ayan, ang babae ay kulot ang buhok, itim ang kulay, no, ganun siya, makapal ang labi, no, ganyan ang babae. Tapos yung lalaki naman, yung anak niya lalaki, maputi, makinis, no, maputi siya, makinis, tangos ang ilong, no, matangos ang ilong, tapos maputi siya, makinis, at makisig. Samantalang itong babae ay kulot, no? Kayumanggi, no? Tapos, pislat yung ilong. Yung sinabi doon, no? Pislat, makapal yung labi, no? Kaya siya parang nakita, sinabi nung kapatid na lalaki na buti na lang at hindi ikaw na naging ako, no? Kasi nakita niya yung kapatid niya na, maitim, maitim, kulot yung buhok, no? Ganon. Nakita kasi sa salamin na siya, makisig, gwapo, no? Maputi. No, kaya pinangaral doon sa kanilang nanay na huwag titingin sa panlabas na anyo, no? Dapat si Mateo na naman, no? Hindi mo. Ayan, dapat si Mateo, kung may makita na hindi ka, hindi naman, may makita si Mateo na kung may makita si Teo na kagaya ni nung babae na kulot, maitim, no? Pislat ang ilong, dapat hindi titingnan ang panglabas na anyo, yung kabutihan yung titingnan, no? No, 'wag manglait ng kapwa, no? 'Wag manglait, no? Ipagpasalamat kung anong meron, no? Si Mateo ba pangit? Hindi. Si Mama ba pangit? Hindi pala. Eh, paano kung pangit si mama? Tatawagin pa rin ba ni Mateo yung mama? Kahit pangit si mama Salve? Hindi. Hindi mo tatawagin si mama? Kasi pangit eh. Ma? Gusto ko lang maganda eh. Ala! Ang bad naman ito! Ang bad ito! Ang bad ito guys, no? Ang bad ng anak ko. Gusto mo lang maganda? Paano naman kung maganda nga, tapos pangit naman ugali? No. Paano naman kung pangit yung ugali, tapos maganda nga, pangit naman ugali?
Bangit eh, yung kulubot. Ah, bakit yung kulubot? Hindi naman siya kulubot. Ano lang siya, kulay kayo mangki yung balat niya, kulot yung buhok. Ayaw mo ba maging kulot yung buhok ni mama mo? Tapos maging black si mama masyado. Sobrang black yung kulay ko. Ayan ni Mateo pala, guys. Ang ano naman itong batang to, pero hindi naman ako maputi. No? Ayan ni Mateo pala nung ganun. Pero hindi lang panin sila ng Diyos. Gusto ko iputi ang hair mo. Ano yung iputi na lang? Para maging ultra. Ayan. Yung ating story ngayon, nak, huwag titingnan yung panlabas ng anyo, no? Kahit na ano man yung kulay niya, kung ano man yung buhok niya, kulot man siya, o pangit man siya, o puki man siya, ayan, dapat tatanggapin natin sila. Kasi tao din sila, at ano, huwag mamimili, no? No, si Mateo, nabimili pala. Mimili ka? Eh, oo po, gusto ko yung bobo. Yung hindi girl na kulubot ang hair. Ayaw daw niya, guys, ng kulot ang hair, guys. Kagaya ng babaeng kulot ang hair. Ayaw mo, tapos kayo manggi yung balat, yung maitim. Ayaw mo ng maitim? Okay. Guys, bata pa kasi sa baby, guys. Kaya hindi pa niya masyadong maintindihan, no? Ayaw daw niya ng kulot ng buhok, guys. Ayan, kulot naman si mama. Ayan, kulot si mama. Gusto mo bang maging kulot? May ano, natural hair si mama. Si Mateo din, may natural hair. No? Ayaw pala niya ng ano. Ayaw mo na makapal ang labi. No? Makapal ang labi. Yung makapal. Tapos, kulot ang buhok. Ayaw mo? Bakit naman? Kasi nakakapangit. Nakakapangit pala yun. Ayan, maraming salamat po, guys, yung pagsama. Ayaw daw ni Mateo yung mga ganun. Ayan, saka na lang, saka ko na lang ipaliwanag, guys, sa kanya kapag malaki na, kasi bata pa kasi si baby. Ayan, maraming salamat po, guys, yung pagsama. Bye-bye po, hanggang sa muli po. Bye-bye. Go for watching.